Repolyo, kadalasang ginagawa natin itong pang-ulam. Pwede mo sahugan ng sardinas, corned beef o kung ano paman. At napakadali lang mabili ng gulay na to. Kahit sa palengke, makakabili kayo. Pero bakit hindi natin gawin pang-negosyo hetong aking repolyo? O diba? Kakaiba? Pabilog siya. Tapos kapag kinagat mo, napakalutong pa. Wala nang intro-intro, simulan na natin to. Gagamit tayo ng isang pirasong repolyo. Hatiin muna natin to sa apat na piraso. Tapos, hiwain natin ng maliliit ito. Kung may food processor kayo, yun ang gamitin nyo. Mas mapapabilis kasi kayo dito kung ito ay inyong inenegosyo. So, okay na to? Ilagay na natin sa mixing bowl yung repolyo. Tapos maglagay tayo ng 2 pirasong puting sibuyas, 4 na pirasong bawang, 1 kutsaritang paminta, kalahating tasang cornstarch, 3 kutsarang harina, at 2 itlog. Guys, hindi ako naglagay ng asin dito para hindi magtubig yung repolyo. Kasi kapag nagtubig yan, uubos na maraming cornstarch yan. Kung mapapansin nyo, medyo buhagag pa to. Kaya magdadagdag pa tayo ng kalahating tasang cornstarch dito. Basta kapag medyo matubig pa, cornstarch at harina lang ang idagdag nyo. So, okay na. Nagdikit-dikit na to. Ilagay natin sa chopping board na may baking paper at ating papalaparin. Kayong bahala kung gaano kanipis ang gusto nyo. Next, gagamit ako ng takip dito na mas maliit ng konti sa lutuan ko. Pwede din kayong gumamit ng mangkok dito. Tapos, tanggalin lang natin yung mga sobrang repolyo. Next, maliit na mangkok naman ang gagamitin ko. I-press natin at i-twist ng konti. Gamit ang kutsara, tanggalin natin yung gitna para makabuo tayo ng hugis sing-sing. Guys, kaya ganito kalaki ang ginawa ko kasi maglalagay pa tayo ng breadcrumbs dito. Maliit lang kasi ang lutuan ko, kaya pa isa-isa lang ang aking ipiprito. So, i-freezer natin ito ng 2 oras para tumigas. Magbati muna tayo ng 2 itlog. Then, maglagay tayo ng 3 kutsarang breading mix sa breadcrumbs pampalasa. Kasi kapag sa repolyo ko hinalo ito, magtutubig yung mixture ko. Isalin muna natin sa malaking plato para hindi tayo mahirapan sa pag-coating. After ng 2 oras, matigas na yung aking repolyo. Kaya importante yung baking paper para hindi dumikit after nyong ma-freezer ito. Actually, pwede mo siyang ulit gamitin. Hindi naman masisira kahit medyo mabasa. Isaw-saw natin to sa ating itlog. Make sure na mabalutan nyo ng itlog yung kabilaan nito. Tapos, breadcrumbs naman ang ibabalot ko. Nakakatulong ito para lumutong at medyo tumigas yung inyong repolyo. So, pwede na natin tong ipirito. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, pirituhin natin to into medium heat hanggang sa mag-golden brown ito. Baliktarin natin para yung kabilang side maluto din. Kung mapapansin nyo, medyo malambot pa to. Ituloy nyo lang dahil titigas din yan after mapirito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Ulitin lang natin yung ganitong procedure. Guys, kapag medyo nagkukulay brown na, hinaan nyo na yung apoy para hindi masunog yung breadcrumbs na binalot natin dito. Grabe ang lutong ng itsura. Pwede kayong gumamit ng mayonnaise, ketchup, at cheese sauce. Basta kung anong pasok sa panlasa nyo. So yun guys, nakaluto na tayo. Tingnan nyo naman yung repolyo. Nakakatakam siya at mura. Hindi mo akalain na repolyo lang pala. Ang ganda ng itsura. At dahil uulan na, tikman na natin to. Sarap. Malutong siya tapos
lasong-lasong breading mix dito. Tikman naman natin kapag may ketchup ito. Mmm, sarap. Masarap siya, bago siya dito. Sunod naman sa mayonnaise. Mmm, bagay na bagay talaga siya. Pwede kang gumamit ng ketchup, mayonnaise, o kaya naman cheese sauce. Mmm, so try nyo na din ang recipe na to. Hindi mo malalasahan masyadong repolyo dito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.